today, pag-usapan natin kung paano gumawa ng cover letter nyo. So, pag-uusapan natin kung paano ha, hindi ako magbibigay ng samples. Kasi pag nabigay tayo ng samples, most probably ka-copy-paste ng iba. Tapos magiging ganun lang yung cover letter ng halos lahat ng nag-a-apply. Nanonood, syempre. So, yan. Ayun, ang ibibigay ko is steps kung ano yung mga dapat ilagay, kung paano nyo i-word yung cover letter nyo. Para sa ganun, clear and unique lahat ng cover letter na isi-send natin. So, yun. So, syempre, cover letter yung unang-unang makikita ng client kapag ka nag-apply ka sa job post nila. Hindi naman nila makikita agad yung profile mo. So, importante, cover letter pa lang, na-impress mo na siya para buksan niya yung profile mo. At tingnan yung mga ibang feedback mo, job experiences, portfolios, ganun. So, ano ba? Unang-una, syempre, be different. Alam naman natin yung mga usual na cover letter, yung mukhang resume na puro, hi, I saw your job posting and I'm interested to apply, ganun-ganun. So, ibay natin, lagyan natin ng personality, lagyan natin ng parang attitude, may attitude na masama, syempre. So, lagyan natin ng personal touch, parang kausap mo lang yung client, instead of yung normal na parang, ah, nakita ko yung job post mo, gusto ko mag-apply, interesado ko, motivated, I am a hard worker, I am a resourceful freelancer, and I am a, yun, yung parang, medyo parang masyadong common na yun, so, and mostly hindi na yun pinapansin, so, lagyan natin siya ng kakaibang parang punchline, yung intro, yun, kasi kapag umpisa pa lang hindi na natuwa yung client, hindi na niya itutuloy yung pagbabasa, at lalong hindi na niya titingnan yung profile mo. So, unang-unang linya pa lang, dapat nakuha mo na yung attention niya. Second, use the client's name. Usually naman sa Upwork or sa mga iba, makikita, lalo kung sa iba ka nag-apply and naghanap ka ng client. So, syempre, alam mo yung pangalan niya, diba? So, sa Upwork naman, minsan sa ilalim ng job post, merong silang nakalagay na name kapag, kung sino sila, ganun. So, gamitin niyo yung name nila. So, kunwari siya si Jason. So, hi Jason, ganun. So, gamitin mo yung pangalan. Kung hindi mo magamit yung pangalan, punta ka dun sa about the client. Tingnan mo yung mga past jobs niya. Usually, yung freelancers niya, yung past freelancers niya doon sa past na feedback, yung mga past na nagtrabaho sa kanya, usually sinasabi dun yung name nung client eh. Kung hindi naman, look for clues, baka meron kang makitang parang hint kung ano yung website niya, kung ano yung ano niya, tapos makita mo sa internet or sa LinkedIn kung ano yung pangalan niya. Or kung hindi man, kung ano yung website niya. So, huwag na huwag tayong gagamit ng dear hiring manager or to whom it may concern. So, huwag tayong gagamit ng ganun sa cover letter natin, ha? So, ang gamitin natin lagi is yung more specific sa kanila. Mas specific sa kanila, mas inclined sila basahin. Kasi alam nilang isipan mo talaga at siya talaga yung kausap mo. Hindi ka lang nagsisend ng basta-basta kung kani-kanino. Number 3, change I to you. So, nabanggit ko na kanina yung mga most common na resume type cover letters, yung mga merong I am a hard worker, I studied in ganito, I graduated from ganito, tapos I can do this, I can do that, ganon. So, change nyo yung I na yun to you. So, ano ba yung kaya mong gawin para sa client? Ano ba yung mapapala niya sa'yo? Yun. Tapos, mapapansin nyo, it makes a lot of difference yung pagpalit lang ng I and you. Mararamdaman kasi nung client na siya talaga yung kausap mo at may care ka na gusto mo siyang tulungan. Hindi ka lang naghahanap ng trabaho. Hindi ka lang some desperate freelancer na naghahanap ng client na mag-hire sa kanya. Number 4, be the solution. So, karugtong to nung number... Malamang. Karugtong siya nung number 3 na change mo yung I to you.
mag-focus ka dun sa kung paano ka magiging solution dun sa problema ng client mo. Syempre, alam mo na yung problema ng client mo. Naghahanap nga siya ng ganitong tao sa ano eh, di ba? Ng freelancer na ganito. So, yun yung problema niya. So, mag-focus ka dun sa paano ka magiging solution dun sa problema na present niya. So, mas malaking difference ang madadala ng cover letter mo instead of just saying kung ano yung kaya mong gawin. So, kung naghahanap siya ng virtual assistant, instead of saying na resourceful, motivated, hardworking, hindi nag-absent, honest, with integrity, ganun na virtual assistant ka, instead of saying that, mas maganda kung sabihin mo na ikaw yung specific virtual assistant na hinahanap niya dahil ikaw yung makakatulong dun sa kailangan niya mismo. So, kung makita mo dun sa job post niya na kailangan niya ng virtual assistant na tutulong sa kanya dun sa e-commerce business niya. So, instead of sabihin na magaling ka sa e-commerce or may experience ka na sa e-commerce, sabihin mo na ikaw yung freelancer, ikaw yung virtual assistant na makakatulong sa kanya ma-reach yung sales target niya sa e-commerce business niya. So, sabihin mo yung skills mo na magagamit mo para matulungan siya. At saka yung mga kaya mong gawin para matulungan yung e-commerce business niya. Since minention niya yung e-commerce business niya eh. Kung minention na yun, yun yung gawin mong anchor. Yun yung gamitin mo. Minsan nga pwedeng gumamit ka ng exact phrases na ginamit niya para alam niya na talaga siya yung kausap mo. Number 5, follow up. So, hindi ito ginagawa ng iba, lalo sa Upwork. Ako, hindi ko rin ito ginagawa sa Upwork. Pero, kung sa iba ka, parang kung sa iba ka nag-apply, pwede ka mag-follow up after a few days. I-mention mo lang na, hi, a few days ago, I sent you a message about ganyan, 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 ganyan. Be brief lang, mga 1-2 sentences lang. Hindi masyadong mahaba since follow up lang naman yun eh. Kung interesado siya, babalikan niya yung application mo or yung email mo. Sa Upwork naman, pwede ka mag-follow up. But, make sure na i-check mo muna yung job post na dati kasi baka mamaya may hire na siya. So, makikita mo naman dun kung may hired na siya, hindi lang niya sinara yung ano eh, yung job post. Or, kung baka mamaya wala pang hire, tingnan mo yung mga open jobs niya. Baka mamaya may iba pa siyang open jobs with the same, looking for a freelancer for the same position, tapos doon may na-hire siya. So, research muna kayo ng malalim sa Upwork bago kayo mag-follow up. Tapos, siguro, a week, mag-follow up kayo kung pamusta yun, kung wala pa talaga siyang hire. Basta make sure na wala talaga siyang hire, ha? Kasi, baka mamaya, meron na pala, tapos, magmumukha ka lang hindi nagre-research kasi nandun pala na may hire na siya. So, ayun lang. And, additional tip naman din dun sa pag-follow up. Ako kasi hindi ako nag-follow up sa Upwork. Kapag nag-send ako ng application, kunwari bukas wala siyang sagot, nag-a-apply na ako sa iba. Parang sa thinking ko, pagka lumagpas ng 24 hours yung sagot, feeling ko hindi na ako kuha. So, mag-a-apply na ako sa iba. Minsan naman, matagal lang talaga sila mag-apply. Pero at least, hindi ko inipit yung sarili ko sa kakahintay, di ba? Nag-move on ako yung nag-apply ako sa iba. So, wag nyo ipitin yung sarili nyo sa kakahintay. Yun. Pero pwede rin mag-follow up. So, yan. It's up to you. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto nyo gawin sa buhay nyo. Joke lang. So, bahala kayo kung ano yung sa tingin yung maswak doon sa inyo. Yan. Bye-bye.